Guys, check this out. LC500 Lexus. Demo car siguro to. Plate number siya, mga gas-gas siguro. Ito yung loob. Two doors lang to. Ano? Mama. Ito na tayo sa loob. Ano lang din. Tayin natin kasi makapiret tayo. Triwash ko muna to. Pit na. Tingnan natin sa labas. LC500. Yan yung harap. Tingnan natin yung engine. Saan na yung engine na? Ito 2018 model pala ito eh. Parang V8 to ah. Yeah. V8 nga. V8. V8. Lupit ah. Yung rope. Carbon fiber. Diwan ang size ng rim. Size ng gulong 275, 35.
deliver ko na sa dealer to. Dito lang yung pininturahan. Spot paint. Okay. Bakalap! Deliver ko na sa Lexus. Safe travel ko. Okay. The next day, i-scan ko tong sasakyan ko kasi may recall. Yung Camry na in-scan ko, nakita ko may recall, kaya try kong i-scan ito kung parehas sila. Gamit ko yung scanner namin dito. Kailangan naka-switch. Tapos nakapatay yung makina. Yan, connect to vehicle. Exclusive lang sa Toyota Lexus Scion.
Ito yung ginagamit namin ano, pang delete ng mga codes, pang troubleshooting ng mga codes. Exclusive sa Toyota Lexus Scion. Tapos health check. Ang natakbo na pala ng sasakyan ko 13,200. Yan yung natakbo niya. Makikita mo lahat dito yung ano, production date, VIN number. Yan, nagre-reading na. Baga pre-scan tong ginagawa ko, step 1, pre-scan. Tapos kung may codes, i-delete ko na mamaya. Yan yung ginagawa namin dito. Pag sinabing pre-scan, before nila galawin yung mga i-repair, kailangan i-pre-scan muna. Ayan o, may recall nga. Lumabas. Yan, safety recall RB3. Remedy notice, certain Toyota vehicle specific models and model year, fuel pump. Status not completed. So ayan yung code. CANRB3 yung code. So, pre-print out ko to. Tapos tatawagan ko yung dealer kung ano yung masasabi nila. Ayan, close. Kung nakikita nyo yung mga codes, may lumabas. Tire pressure. I-delete ko yan. Ayan. Please frame data and monitor status information will be cleared from all system. This function will take up to 3 minutes to complete. Would you like to clear all DTCs? Yes. Yan, clear na. Data pre-frame and monitor status has been cleared. Do you want to refresh the health check? Data show updated information is displayed. Yes. Tingnan natin kung nawala yung mga codes. Ayan. Lumabas pa rin yun. Ayan, nawala na yung codes. I-print ko to. Ayan, print. Okay. Ayan, okay na.
kunin kayong printout doon sa computer office. So ito na yung printout. Ito na yung recall notice. Tapos ito naman yung kanina report. Clear, walang code dito. Pag may code dito or X, ibig sabihin may problema, pero yan, clear. Yan. All clear. Okay. Kung hindi mo maasikaso agad yung recall mo, baka lalo na pag kinext ka ng dealer tapos hindi ka pupunta, tapos nagka-problema ka, baka hindi na libre yun, baka ikaw na magbabayad. Hindi ko lang sure, ha? No idea. So, kailangan i-schedule ko sa ano to, dealer. Kailangan ma-fix nila yung problema, fuel pump. Okay. So, ayan. Uy, yan na naman, alas 4 na. Araw ng Huwebes. Bukas na ako magkakarawas. Three days later. So ayan, napalitan na yung fuel pump, yung recall notice. Napalitan na, i-recheck ko kung talagang pinalitan ba. Scan ko ulit. Kung talagang nawala na yun, kung pinalitan. Kasi magpapakita yun dito kung hindi pinalitan. Check. Pinalitan nila nung Lunes sa dealer. Natin kung anong lalabas. Oops, wala na. Wala na yung recall. Wala na rin codes. Ayan. So, okay na. Ayan. Tapos kung gusto nyo, kung ano pala, may recall notice kayo, tapos nag-schedule na yung pagpunta nyo, siguraduhin nyo na hindi full tank yung tanke. Dapat 1/4 ganun. Mas mababa sa ano, kalahati. Or 1/4 yan, yung isang araw. Pwede yan, pwede nang dalhin dun. Kasi kung dadalhin mo na full tank, yan, dito yung tanke. Sigurado mag ano yan,
spill. Andiyan sa ilalim yung tanke. Mag-i-spill yan, sigurado. Kung full tank yung tanke mo kasi may pressure ah. May pressure eh. Para maiwasan yun. Huwag mong i-pull tank. Yan. Okay. Hindi ako magkakarawas ngayon. Next week siguro. Iniscan ko lang para malaman ko kung talagang pinalitan nila. Ayan.